Well, number one is, of course, di naman kaila na I'm a Christian. Eh, number one, surrender kung ano man yung gagawin mo to the Lord. And yung guidance ang gagaling sa Kanya. Ako ay isa lamang vessel ng, kumbaga parang ng message. And yung message na lalabas through art, through design. So yun, parang there's more to this life than the ano, than the material and the physical. So there's this the spiritual aspect of things, and that's why ako before I do design or anything, mag-isip ng conceptos, advertising, I do pray, Lord, anong gusto niyong pagawa sa akin ngayon? Your will be done, not my will. So yun yung number one. Kumbaga parang papasok muna tayo sa spiritual aspect, praying and acknowledging na hindi mo kaya. Yan. Ayun, medyo counterintuitive yan eh. Kapag pumapasok ako dyan, ang parati ko inano, Lord, hindi ko kaya. Ano pong gusto nyong ipagawa sa akin? I need your guidance. So yun yung number one. Then number two is to be clear dun sa objective ng project. Masasabi ko to mas targeted sa advertising kasi yung merong objective yung project eh. Parang know the objective, ano ba yung problem na sinosolve ng project mo. Diba? Well, tricky siya sa gig poster kasi sa gig poster ang task mo lang is papuntahin sila dun sa gig. So, ang pwede mo lang gawin is to foreshadow the experience na may experience nila doon sa gig. So, parang it's a snippet, isa, yun, of the gig. Teaser siya nung gig. So, you have to evoke yung gig poster na gagawin mo, kailangan niyang ini-evoke yung ma-experience nila doon sa gig. So, yun yung parang mas challenge. So, ako, I usually listen to the band na ano, listen to the band or minsan in-interview ko yung nagpapag-gig. Ano ba tong, ano na to, gig na to? Ah, ano to? Indie. Ah, so kailangan yung big poster ko lumabas medyo indie rin yung dating. I mean, yun. Kasi parang nag-e-evoke ka na lang ng something through design. Of course, kung yung gig ay merong cost, halimbawa, para sa mga magsasaka. Yeah? So, ano rin yun. Meron kasi yung solve na problem. Di focus on that. O kaya, para sa mga mga benefit concert for a cancer patient. Gawa ka ng gig poster that will answer the problem of how people will go to the gig and paano sila mag-donate. Di ba? Papakita mo ba yung cancer patient? Maraming paraan eh, how to attack yung ganun. Kasi nga, sa gig poster, usually, walang problem na solid. Yun yung na-realize ko, wala pala to, na mag-drawing na ako ng pagong na may kandila sa ibabaw niya. Gandaan ko lang, okay na eh. Di ba? Parang ganun yung aesthetics eh. Ganun lang yung sa gig poster. Pero yun na, parang you can inject parang purpose on the gig poster. Mahirap siya i-discuss kasi parang case-to-case basis eh. Pero, yun nga, if you're guided, magagawa ko yun. Tapos, number three, know the limitations, the parameters. Parameters meaning gaano kahaba mo gagawin, ano lang yung, bawa, minsan may mga clients na, basta sa gig posters na, ito lang pwede mong gamitin na image, or ito lang yung kulay. Basta make sure, be conscious of the limitation na meron ka.
Kasi minsan dun sumasablay, pati dun humahaba yung trabaho eh. Kumbaga parang alam mo na yung problema, pero di ka naging aware dun sa limitation. So gumawa ka, tapos makita, ay hindi pwede to. Kasi di ba sabi ko, ano lang tayo, sa NYK lang, yeah, or di ba three color lang tayo. So uulit ka ulit. So para maging efficient din yung paggamit mo ng time, yun, alamin mo yung limitation kung ano lang pwede mong gawin. Yun nga, kasama din time. Kagaya ngayon, ako medyo limited ako ngayon eh, kasi bago yung computer ko hindi compatible dun sa scanner ko. So wala akong scanner. Ang tawag dito, brush pen ako. Kailangan talaga may scan. Yeah? So yun yung limitation ko. So kailangan ko ng paraan paano ko, pag may illustration project ako, paano ko siya i-tutan na wala akong scanner. So yun, ang naging solution ko, pinipicturean ko ng cellphone. Tapos live trace. yun yung mga pero God willing, kabili ako ng matapos itong quarantine, makabili ako ng scanner. So, or minsan, Wacom. Pero syempre, iba yung hagod, Wacom sa hagod. Pero again, because of that conscious ako sa limitation ko about time. Ang deadline niyan, bukas. Hindi nga ako mag-detail-detalye, di ba? Parang, ito lang yung quality na pang bukas. Yun lang yun. So, una, acknowledge na may mas magaling sa'yo, na humingi ka ng tulong sa Diyos. Pangalawa, know the objective of the project. And two, alamin mo yung kung ano lang yung parameters, yung limitation mo. So, yun.